mas makulay at mas bongga, mas maingay, mas masaya. Ganyan ang selebrasyon sa kaliwatkan ng festival at kasiyahan ngayong taon. Dito sa Pilipinas, lalo't tapos na ang pagtatago dahil sa pandemya. Labasan na lahat ng mga tao ngayon. Kultura at tradisyon ng mga Pinoy, bibida na naman. Kaya ihanda na ang inyong mga OOTD dahil makikisaya tayo sa mga fiesta sa Pinas. Ingay ng mga tambol, kasabay ang indak at sigaw ng mga Pinoy. Walang duda, hudyat na ito ng mga fiesta sa Pilipinas. Mahigit sa 40,000 festival ang ipinagdiriwang ng mga Pinoy taon-taon. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang pag-arangkada ng kasiyahan. Ang mga kalye nabubuhay dahil sa mga taong nagsasayawan. Pagarbuhan din ang parada ng mga karosa sa iba't ibang bayan. Patalbugan pa sa kulay at konseptong Pinoy style. Ito ang kasiyahang walang kapantay. Ang mga fiesta sa Pinas. Paglipat pa lang ng taon, Buenamano na ang Sinulog Festival sa Cebu. Pit Senyor ang mga katagang bumibida dito. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, dinarayo ang probinsya ng Cebu ng halos 2 milyong turista para makisaya sa sikat na festival ng mga kababayan natin Cebuano. Pagpaparangal ito sa Senyor Santo Niño, ang pinakamatandang imahen ng Batang Jesus sa Pilipinas na dinala ni Magellan noong 1521. Mahigit 500 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 9 na araw, sumasayaw ang mga Cebuano sa kalye, suot ang kanilang magagarbo at makukulay na costume. Ang sinulog ay hango sa salitang Cebuano na sulog. Ibig sabihin ay agos ng tubig. Kaya ang 2 hakbang pasulong at 1 hakbang paatras, naglalarawan ng galaw ng tubig sa ilog. O hindi ninyo alam yun ano? Isang sayaw ito ng pagsamba at pasasalamat ng mga deboto sa Santo Niño. Maraming Cebuano ang namamanata sa pamamagitan ng pagsasayaw ng sinulog. Isa na rito si Richard Casicas. 28 taon na siyang sumasayaw ng sinulog mula pa noong siya ay edad 5. Panata niya ito sa Poong Santo Niño kapalit ang makapagtapos sa kursong pinapangarap niya. When I was 5, I dreamed to become a teacher. I graduated college way back then in 2010 and I took the licensure exam 2011 and I passed. I thank Senyor Santo Niño for answering my prayer to become a teacher. Hindi naman nabigo si Richard. Answered prayer daw ang hiling niya. Dahil ngayon, 10 taon na siyang teacher. Pero higit sa kasiyahan at selebrasyon ng sinulog ay isang paalala ng pananampalataya ng mga Pilipino sa Maykapal. Mula Queen City of the South, dayuhin naman natin ang City of Pines, ang Baguio City sa Norte. It's the most colorful day in the Philippines tuwing ikatlong linggo ng Pebrero. Dahil ito ang selebrasyon ng Panagbenga Festival ng mga kababayan nating Igorot sa Cordillera Region. Flower Festival ang orihinal na tawag sa Panagbenga. Ito ay nagsimula 1996 pagkatapos mapinsala ng malakas na lindol ang Baguio City. Para makaengganyo ng mga turista at muling makabangon, tradisyon, kultura at mismong mga lokal ng Cordillera ang bida sa Panagbenga. I do believe that the Panagbenga is not only about festivity and beauty. It's a way of collecting people together. It's a way of collecting joy. It's a very beautiful thing. Masaya po kasi bumalik na yung sigla ng Baguio katulad noon. Sana mas rumami pa yung turista na pumupunta dito sa Baguio. Sa katunayan, trending sa social media ang festival na ito. Bawat taon, spotted ang mga Igorot hotties. Pero ang talagang dinarayo ng mga turista sa Baguio ay ang mga naglalakihan at
at naggagandahang mga flower floats. Puro at sariwang bulaklak ang dekorasyon ng mga kalahok sa taon ng small and big floats na ipinaparada sa kahabaan ng Session Road. Ngayong taon, sa pagbabalik ng Panagbenga, mahigit 20 flower floats ang nagpatalbugan ng mga disenyo at konsepto. Bawat isa talagang pinaghirapan at binusisi ng husto pang world class. Sobrang saya nung experience kasi personally me, I love flowers. So it's really amazing to see the floats. I'm really amazed how these people are talagang nililive up to this date yung cultural heritage natin. Kani-kanyang bet tuloy ang mga turista kung sino ang mananalo. Ang float na may mukha ng isang babae ang isa sa crowd favorites. Sa lahat ng design, mahirap yung gumawa ng mukha sa diary sa bulaklak. Yun, nagawa nila ng tamang maganda. Kaya yun yung pinaka nagustuhan ko. Tapos detalyado po yung mga bulaklak. Yung material na ginamit, talagang binusal talaga nila lahat din yung ano. Hindi nila tinitipid, special yung pagkakagawa. Obra ito ni John Kimo, isang dating flower farmer. At ngayon, kilala na siya na float designer sa Baguio City. 17 taon na sa industriya ng pagde-decorate ng float si John. Hindi lang daw dahil hilig niya ito, kundi advokasya na nga niya ang tulungan ng mga flower farmers sa kanilang lalawigan. Number one, this is yung advocacy natin na makatulong sa mga kababayan nating local farmers para matulungan sila sa industry ng farming. Ini-encourage ko yung mga kasama natin is huwag na nating isipin na pag farmer tayo, mahirap tayo. Mahirap yung trabaho pero may pira sa farming. Sakit din si John sa mga babaeng nangangailangan ng trabaho sa Baguio. Kaya ang kinukuha niyang mga florist ay mga single mom o di kaya mga working student na gustong makapag-aral. Nai-enjoy ko po siya habang nag-work kasi natututo rin po ako sa kanya kung paano niya ginagawa yung pag-float, kung paano niya siya mag-design, kung paano mag-cuttings ng mga flowers, ganun po. Sobrang nakakatulong po siya sa akin. I'm a single parent and I want to earn and I want to help him in his advocacy. Kaya bawat karosa ng bulaklak sa Panagbenga na dala ay ngiti sa ating mga labi dahil sa wow na mga design, ay nakapaloob dito ang pangarap at pag-asa ng mga lokal ng Baguio City na umaasa sa biyaya na bigay ng mga turista. Mula Baguio, bumaba naman tayo sa Ilocandia para sa isang bonggang selebrasyon ng kultura at tradisyon ng mga Ilocano. Isa sa paboritong pasyalan ng mga turista ang Ilocos Norte. Mula sa mga bundok hanggang karagatan, amazing ang destinasyon. Dagdag pa ang mahaba at makulay na kasaysayan ng kanilang lalawigan at mga kababayan. Dito nabuo ang Tan Octi Ilocano Festival of Festivals. Ang pagsasama sa iisang festival ng lahat ng kultura at kasiyahan ng bawat bayan sa Ilocos Norte. We have 21 municipalities and 2 cities participating. Nagsimula ito bilang isang maliit na patimpalak until naging yearly na ito na festival namin during our best season. Bukod kasi sa mga sayaw at kantahan, malalim daw ang pinaghuhugutan ng Tan Octi Ilocano Festival. Naka-focus talaga sa mga kwentong Ilocano tungkol sa aming kasaysayan, sa aming mga pagkain, sa aming mga tradisyon. Tampok din sa festival na ito ang tradisyonal na paghahabi o tinatawag na Abel Iloco sa bayan ng Pinili. Nananatiling buhay ang tradisyon na ito dahil kay Nanay Magdalena, ang pinakamatandang nagahabi sa probinsya sa edad na 98. Di amok tiyag trabaho, makikita na gagagam over ito nga. Hindi ko imatong tagabala, hindi amok mo iararami din ba. 18 taon ko ide siguro. Diyan na sa bata. Kaitulat sa tikayat sumobra na hindi agaboy ibi. Kakaibang indak at kultura ang sayaw ng mga taga Nueva Era, ang Tadek. Dahil ito'y may kultura mga Tadek.
may pasimuda ag na duwa nga ba nagdayta adda daytay tadek ti agkasar asta met no adda matay damit daytay ipakita ni nga tadek. Sa likod ng sayang dala ng Tan-ok ti Ilocano Festival, nakapaloob ang panalangin ng mga Ilocano na kailanman sana hindi mabura o makalimutan ang kanilang kasaysayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. From the land of pinakbet at magnet, let's go down south to the city of love, Iloilo City. Ang mga Ilonggo, kilalang malalambing na tao, pero mahilig din sila sa selebrasyon at piyestahan. Sa Iloilo, ipinagdiriwang taon-taon ang Dinagyang Festival tuwing huling linggo ng Enero. Pero pagsapit ng Pebrero, sikat din ang Candelaria Festival sa Haro. Pagpaparangal naman ito sa kanilang Birheng Maria de Candelaria. At ngayong Marso, sa dagat naman ang pagdiriwang sa taunang Parao Regatta Festival. Ito ay karera ng mga paraw o sailboat na may iba't ibang disenyong nakapinta na maituturing na rin ng mga artworks ng mga Ilonggo. Si Toto Odin Endencio, Grand Slam winner na sa pagpipinta sa mga paraw, taon-taon yan. Consistent winner ako nung from 2007 until 2017. Base sa contest namin, binibigay silang tema. So, kailangan mong study yun. Kwento ni Toto Odin, hindi daw gawang biro ang magpinta sa mga paraw. Mahirap nga eh. Stress ka, tapos masakit pa laging balakang pagkatapos. Minsan umulan, uminit din. So, yan ang mga difficulties sa mga sa na-encounter namin sa Pinta Paraw. Sulit naman daw pag nakikita na niyang lumalayag sa dagat ang art na gawa niya. Sobrang saya. Makikita mo yung mga kalubilo mo, yung mga artist dito sa Iloilo. Doon naglalaro ka lang, na-enjoy mo yung pagpipinta, lalo na pagpasyon mo ang pagpipinta. Ang layunin ng Parao Regatta Festival ay mapanatili ang mga tradisyonal na paraw sa probinsyang ito dahil unti-unti na rin daw itong nawawala sa kultura ng mga Ilonggo. From the City of Love, fly naman tayo sa Highland Paradise ng Mindanao, Bukidnon. Isang buwang pagdiriwang mula Marso hanggang Abril ang hatid ng Kaamulan Festival, ang sinasabing the only authentic festival of the Philippines. Ang pitong tribo sa Bukidnon ang bida naman dito. Promise, mapapasabay ka sa indak at high energy ng mga tribal dance ng kanilang Kaamulan Festival. Sa mga piyesta, masasalamin ang kultura at tradisyon na mula pa sa sinauna ng mga Pilipino. Kaya dapat nating ingatan at pahalagahan. Ngayong taon, marami pang kasiyahan at piyestahan ang nakalinya para ating mapuntahan at maranasan. Laging tandaan, huwag maging dayuhan sa sariling bayan dahil walang kasing saya ang mga piyesta sa Pinas. Sakit sa puso ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng tao hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Sa mga kababaihan naman, ang breast cancer ang isa sa pinakakinatatakutan. Maaaga rin ang kamatayan kapag ang bato at baga na ang pumalya sa katawan. Pero sa tulong ng pinakamodernong teknolohiya sa ngayon, level up na ang paraan ng paggagamot sa mga malubhang karamdaman. Fear no more, kailangan alam ninyo ito. Ano ba ang latest? Ito na ang mga bago sa medisina. Ngayong buwan ng Marso, ipinagdiriwang ang buwan ng mga kababaihan sa buong mundo. At kapag usapang babae, kadikit na ang sakit na breast cancer na siyang pinakapangkaraniwang tumatama sa mga babae.
Dito sa Pilipinas, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority at Department of Health, 3 sa bawat 100 babae ang nakakaroon ng breast cancer. Para malaman kung ang isang babae may posibilidad na may breast cancer, kinakailangan niyang sumailalim sa pinakasikat na screening procedure na kung tawagin ay mammogram. Nakakahalaga ito mula 1,200 pesos hanggang 5,000 pesos. Masakit sa bulsa, masakit pa sa katawan. Dahil para maisagawa ang test, kinakailangang ipitin ang dibdib ng babae. Hindi ba niyo nakita yung... Ayon sa presidente ng Asian Breast Center, importante para sa mga babae ang magpa-check up pa rin bago mahuli ang lahat, because prevention is better than cure. Survival is based on the stage of the disease. So the earlier you wait before you actually receive the treatment, then usually it's a little bit too late. But the earlier the treatment, the earlier the stage, the more likely you get the best outcome. At ang good news, meron na daw ngayon dito sa Pilipinas ng mas makabago pang teknolohiya mula India, na kaya daw makita kung ang isang babae may posibilidad na magkaroon ng breast cancer bago pa ito maging stage 1. Ang maganda pa rito, hindi na nito kailangang ipitin pa ang dibdib. Hindi rin ito gumagamit ng radiation at hindi rin ito kailangang gumamit ng contact. Ang tawag dito ay thermalytics. Ang nasa likod ng teknolohiyang ito, ang Indian national at isang babae rin, si Dr. Jita Manjunat. Niramay is a deep tech startup from India, Bangalore, where we have developed a new method of detecting breast cancer. Nobody touches you, sees you, there's no radiation, no pain. It is automated using artificial intelligence-based algorithms. When we measure the temperature variations on the chest, using a thermal sensor of 320 by 480 kind of pixels. When artificial intelligence comes in, it is looking at data as temperature points. The Pampakit, 3 products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Bukod sa Buwan ng Kababaihan, ngayong Marso, ipinagdiriwang din ang National Kidney Month. Ang ating kidney o bato ay importante para mailabas ang sobrang tubig sa ating katawan. Responsable din ang ating bato sa pagsasala at paglilinis ng supply ng dugo sa ating katawan. At sa oras na masira ang ating bato, maaari itong magresulta sa end-stage renal disease na siyang itinuturong 7th pangunahing dahilan ng kamatayan sa mga Pilipino. Ayon din sa pag-aaral ng National Kidney and Transplant Institute, sa loob ng kada 1 oras, 1 Pilipino ang nagkakaroon ng chronic renal failure. Decided to turn off the lights because he... Ilan sa mga kilalang personalidad dito sa Pilipinas na nagkaroon na ng problema sa bato ay ang 2013 Miss International na si Miss Bea Rose Santiago, ang veteranang showbiz host si Manay Lolit Solis, at kamakailan lang ang kasamahan ko sa pagbabalita at malapit na kaibigan ang mutya ng masa Doris Bigornia. Kapag palyado na nga ang bato ng isang tao, kinakailangan na niyang sumailalim sa dialysis. Sa tulong kasi ng dialysis ay malilinis ang dugo sa mga dumi at sobrang fluid na hindi na nagagawa ng ating bato. Kung latest lang din ang pag-uusapan sa dialysis, Nobyembre noong nakaraang taon lang nang buksan dito sa Pilipinas ang branch ng kumpanya na galing pa sa bansang Japan na nangunguna sa teknolohiya pagdating sa sakit na may kinalaman sa ating kidney. Ang tawag dito, SirDial X Hemodialysis Machine. Hindi tulad ng tipikal na dialysis machine, ang makinang ito ay may kaliitan, fully automated at touch screen pa. Pwede ring i-customize ang program according sa profile ng taong nagda-dialysis. Ang Nipro Philippines ay mayroong tinatawag na hemodiafiltration na machine o versus conventional hemodialysis. Basically, ang pagkakaiba niya is ang focus ng hemodiafiltration is to remove middle molecular waste or solutes. Ang ating HDF na tinatawag or hemodiafiltration
ay mas maganda ang outcomes or hemodynamic stability ng pasyente. Actually, ang hemodiafiltration, ang observation ay mas maganda nga ang hemodynamic stability, so less ang kanyang mga pagka-cramps during dialysis or intradialytic dialysis. Mas maganda rin kasi ang mga pasyente natin after conventional HD or hemodialysis ay minsan hindi pa sila makatayo, nahihilo kasi ang kanilang dugo ay lumabas sa katawan for 4 hours. So dahil doon, merong instability sa katawan kaya minsan nahihilo sila after dialysis. Pero sa hemodiafiltration, after treatment, yung iba nakakapagmaneho na agad pa uwi. Kung pampito ang renal failure sa sanhi ng kamatayan sa Pilipinas, ang sakit sa puso pa din ang nangunguna. Sa katunayan, ayon sa datos ng World Health Organization, isa sa bawat anim na Pilipino ay may problema o sakit sa puso. Ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakasakit sa puso ang isang tao ay ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol, obesity o labis na katabaan, paninigarilyo at kawalan ng exercise. Have nurses and physical therapists who do the exercises. Pero ayon sa mga doktor, kahit pa daw healthy ka, pwede ka pa rin ngayong magkaroon ng sakit sa puso. Ang tawag dito, broken heart syndrome. Itong broken heart syndrome talagang mayroong sakit na ganun. It's also called Takotsubo cardiomyopathy. When this disease came out, nagulat sila na parang heart attack yung presentation, pero nung tinignan nila sa angiogram, walang baradong ugat. Tulad ng atake sa puso, ang taong may broken heart syndrome maaaring makaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Ang labis na stress o di kaya'y isang malungkot na pangyayari sa buhay, gaya halimbawa ng hiwalayan o pagkamatay ng isang mahal sa buhay, ang pangunahing sanhi ng broken heart syndrome. Isang heartbeat yan, yung mga tusok-tusok na yan. Kwento pa ni Dr. Rochelle, nagkaroon na daw siya ng pasyente na may broken heart syndrome na muntikan ng mamatay. Itong patient na to ay namatayan ng mother. So after hearing the news, nagkaroon siya ng chest pain. Eventually, nahirapan siyang huminga. Nagkaroon siya ng cardiogenic shock. So bumagsak yung blood pressure niya. Na-ICU siya, muntik na siyang mamatay. Any emotion, no? Kahit na extreme happiness or extreme sadness. Ganun. And meron ding instances, no? Na wala silang nakikitang trigger. Pero walang kailangang ipangamba dahil reversible at maaaring magamot ang broken heart syndrome. May mga gamot na pwedeng inumin para maibalik sa dating kondisyon ng puso at mawala ang mga sintomas nito. Bukod sa pag-inom ng mga gamot, pinapayo ng mga eksperto ang palagi ang pagkonsulta sa doktor at pagsailalim sa ilang screening test bago mahuli ang lahat. It's a common misconception, no, that patients with heart disease cannot do exercises. Actually, it's the other way around. For patients who had a heart attack, no, even patients who have heart failure, we actually encourage to have them enrolled here. Oo nga't marami na ngayon ang bago sa medisina at advanced na ang mga teknolohiya para mabigyang solusyon ng ating mga iniindang problema sa ating kalusugan. Pero nasa sariling mga kamay pa rin natin nakasalalay ang tunay na pangangalaga nito. Iisa lang ang ating buhay, kaya dapat nating ingatan. Maganda ang buhay kung tayo'y may kalusugan. Kung sa Batangas pinipilahan noong Pasko ang puto bumbong cutie na si Sean, pues may pantapat na tayo dyan. Galing naman ng Iloilo dahil na-discover namin ang tindero ng palamig na si Frenchant. Aba, ang pangalan pa lang eh, kakaiba na. Usap-usapan siya ngayon sa online dahil sa angking karisma at cute talaga. Handa na daw niyang ilako ang pangpawi ng inyong uhaw sa kwentong ito mula Iloilo, si Buko Cutie. Ang boy next door na tindero, ultimate crush ng bayan daw ito ngayon. Kaya ang tanong, handa na ba kayong pawiin ni Cutie Buko Vendor ang inyong mga uhaw? And introducing Frenchant.
Yung pangalan mo kakaiba, no? Sino nagbigay ng pangalan sa'yo? Yung mama ko. Mama mo? So may lahi ka? May lahi? Espanyol po. May dugong Espanyol. Pero French. Yes po. Yung tatay ko at saka nanay ko, may dugong Espanyol po. Kombinasyon pala ng Italian-Filipino itong si Frenchant. Kaya pala, saan man siyang angulo tingnan, abay lamang na lamang. O, kita nyo naman ang kanyang profile. Paki-close up lang yung kanyang profile. Ay, ang tangos ang ilong. Bakit dito ka napunta sa pagtitinda ng buko? Yun lang nung naisip ko po. Para makatulong, para matulungan ko yung sarili ko, financially at saka pamilya ko. Yun lang nung paraan na naisip ko na way maging vendor po. Independent ang binatang si Frenchant. Pangalawa sa tatlong magkakapatid. Pero 12 anyos pa lang siya nang matutunan ng iba't ibang trabaho sa bukid, dala ng kahirapan at alalahanin sa pamilya. Mabait siya. Tapos masipag siya sa paggawa ng parang makatulong sa amin. Yung nanay ko po, may mental health. May sakit sa isip. Yung tatay ko, beaker lang po. So, hindi po sapat yung kinikita niya para matustusan po na makabili ng bahay or makatulong po sa mga pangailangan namin. Sa kagustuhan niya na magkaroon ng medyo mas magandang buhay at makapagtapos ng pag-aaral, nagpakupkup siya sa principal ng eskwelahan. Thank you po, ma'am. At namasukan bilang all-around boy. Dito na niya natutunan ang makisama sa iba. Naghugas ng pinggan, naglilinis ng buong bahay, nagdidilig ng mga halaman. Yun lang po. Maging responsable lang po na katulong sa bahay para po makatapos pag-aaral po. Matayog pa sa puno ng buko ang pangarap ni Frenchant dahil ang gusto niya magpalipad ng eroplano balang araw, maging isang mahusay na piloto. Nay, gusto ko pong maging piloto. Yung maliit pa po ako, inaakay ako ng nanay ko na nag-aakay. Tapos tinuturo po yung eroplano ko na to, pag-igihan mo yung pag-aaral mo para maging pilot po. Pero dahil sa mahal ang maging piloto, suntok sa buwan ang pangarap ng binata. Kaya sa pagpupulis niya, ibinaling ang kanyang gusto. Swerteng sinagot naman ng kanyang mga pinsan ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Pero ayaw niyang maging pabigat ng husto. Ang solusyon niya, dumiskarte para sa dagdag kita. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagiging kargador sa mga libre niyang oras at araw. Kapag naghahakot ka ng palay, binabayaran ka ng 30 pesos or 15 pesos bawat isang sako po. Yun po ginagawa ko para po makabulig sa akin na pang pamasahe, pang allowance ko po. At saka si tatay ko po, nagtutulong po. Gusto niya makatapos sa pag-aaral pero wala akong magagawa. Kung walang pera, parang panggasto sa kanya. Parang doon si Princean. Ang lahat ginagawa niya para makatulong sa amin. Pero kasabay ng paghinto ng mundo dahil sa pandemyang dulot ng coronavirus, tumigil na rin si Frenchant sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang pangarap at mga hugot sa buhay, handa ng ibuko ni Frenchant, aka Buko QT. Marireveal na sa pagbabalik ng Rated Corina. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Kasabay ng paghinto ng mundo dahil sa pandemyang dulot ng coronavirus, tumigil na rin si Frenchant sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hanggang isang araw, isang negosyante sa Iloilo ang kanyang nakilala. Stop mo na yung strategy. Anong klaseng business na yan? Parang binubulong sa akin ni si Lord na makatulong. Yung knowledge ko, gusto kong ma-share sa tao na nangangailangan, ganyan yung naramdaman ko sa kanya. Dahil nakita ko sa kanya, magalang, mahusay kausap. Inalok ng negosyante si Frenchant na magbenta ng kanyang mga produkto, gaya ng palamig na mabenta sa masa. Yung sabi niya sa akin, baka gusto mo magtinda ng mga buko juice shake ko, buko pie.
Kahit artistahin si Fren Chan, mahina ang kanyang loob. Mahiyain daw siya noon nang mag-umpisa siyang magtinda ng buko juice. Ipinag-igi niya ang paglalako ng mga paninda. Hindi naman siya nabigo dahil madalas umuwi siyang sold out ang kanyang buko pie, buko juice at buko shake. Sa angking kakisigan at kapugian, idagdag pa ang kagandahang asal, aba pila balde na daw ang mga babae at Becky na nagkakagusto sa kanya. Kadalasan ang mag-selfie sa kanya, sold na daw ang kanyang mga admirers at fans. O diba, siya na rin ang mismong model ng kanyang mga buko products. No wonder talagang viral na siya ngayon sa social media. Nung pinost namin, ayun, maraming naka-ano sa kanya, maraming na-in-love, maraming kinilig. Nakakatuwa lang kasi gwapo na siya, masipag pa, maka-Diyos pa. Tapos nung na-meet namin siya, ang bait-bait pa niya. Ang bansag sa kanya ng mga netizens, buko cutie ng Iloilo City. And the rest is history. At kahit inuulan, nandito pa rin tayo sa Parola Wharf mismo dito sa Iloilo kung saan ang mga commuters mula dito sa Iloilo City pumupunta ng Guimaras at pabalik. At dito rin mahahanap ang tinatawag at pinagkakaguluhan ngayon sa internet na si Buko Cutie. Instant celebrity na si Fren Chan. Okay, so viral siya ngayon. Ano feeling? Feeling sikat? Hindi naman po. Hindi ko naman yung, hindi ko po na ano, sa isip ko na sikat po. Yung nasa isip ko na lang po, mindset ko na lang po, yung may plan si God po. Bakit po ako nag-viral at saka nag-trending po. Ito po yung buko juice shake. Ah, ito? Oh. Yung iniinom po to. Iniinom? Oh, iba naman to yung buko pa. Ito na may kakainin. Oh, ito yung panulak. Opo. Oh, okay. Pero masarap ba kaya nag-trending? Oh, o dahil ikaw lang yung ano? Masarap po. Masarap yung buko pie. Masarap yung buko pie? Oh. Eh, palagay ko dahil nga pogi ka, kaya ka nag-trending. Hindi ko alam po. Kasi po, kapag nititinda ako po, kunting kindat lang po sa mga customer. Yan lang po. Marunong. Meron pa siyang kindat-kindat talaga ba? O, kumindat ka nga sa camera. Kindat na ibang klase. Yeah. Okay, sige. So, okay lang na matabang ang kanyang buko pie. Basta, siya daw ay malasa. Pero masarap daw yan eh. Ah, po, ma. Pwede niyo po tikman. Pwede niyo po matikman. Okay. Ito yung nagte-trending na buko pie. Oh, may laman po yan. Siyempre, buko. May laman. Wala laman. Tama pa yan. Sandali lang. May buko salad din tayo. May buko salad din? Buko salad. At saka buko juice shake. Buko juice shake. Iba-iba. Yung kinikita ko po, 500 po. Kapag malakas ang binta. Ah. At iba naman yung commission ko sa buko pie. At sa buko pie naman yung commission ko is 500 po. Ah. So isang araw, mga maabot ng 1,000 po. Para lalong makita ang natatagong Adonis na aura ni Buko Cutie, sa kanyang day off, isang makeover sa salon ang regalo ng Rated Corina at ng ating mga kaibigan sa Iloilo para mailabas ang level up na artistahin look ni Fren Chan. At success! Pang matinee idol na ang datingan ng binatang tindero ng buko. Kung bibigyan ka na pagkakataon tayo po mag-artista. Kung may opportunity po na mag-open sa akin, why not naman? Why not naman, di ba? Kung kikilatising mabuti, wala sa pisikal na itsura ni Fren Chan ang kahirapan. Dahil kung pagmamasdan nga naman siya, mukha siyang Prince Charming. Ang sikreto, nasa pagdadala lang daw yan ng mga problema. Sinong inspirasyon mo? Sino ba ang gusto mo talagang tulungan sa buhay? Yung pamilya ko. Kasi po mahirap kami. Walang bahay, so kapag sino yung maawa, doon naman kami nakatira. So yun yung biggest why ko po. Ah, ganun? At saka po, yung biggest why namin ng entrepreneur ko na yung mentor ko sa business po. Ma-establish ng business at saka matulong rin sa tao, mas mahirap pa sa amin. Gusto ko magamit ako ni Lord na mapaghuhusay ko ang mga taong nangangailangan.
using my knowledge bilang isang small-time negosyante. More than the looks, ang kanyang positive vibes ang dahilan kung bakit siya espesyal. Dahil tulad ng kanyang tinitindang buko na tinaguri ang Fruit of Life, ang buhay ni Frenchan para sa kanya ay biyaya ng langit at kailanman hindi siya magiging patapon. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.